Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Ako po si Roxana. Matagal nyo na pong silent listener. Nais ko rin po sanang ibahagi ang kwento at karanasan ng aking Lola Gracia sa mga bagay na may kaugnayan sa sinasabing kababalaghan. Tungkol po ito sa nangyari sa kapitbahay nila dati na si Aling Wilma at ng pamilya nito, na maging ang lola ko, Sir, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Dalaga pa ang lola ko noon. Dekada 60, nakatira sila sa isang baryo na sakop ng Bansalan, Davao del Sur. Kwento niya, napakatahimik umano ng lugar na yon kasi medyo malalayo ang mga kapitbahay at malayo rin sa kabihasnan. Ang tanging libangan lang nila roon, radyo na dibaterya. Sa katabing bakanting lupa, sa baba, doon nila pinapastol at pinapalublob ang kalabaw. Sa tuwing pumupunta ang tatay ni Lola roon, nag-iingat ito at nagtatabi-tabi po talaga para hindi makasagi ng mga hindi nakikita. Ayon kay Lola, mayroon doong malaking puno ng kaimito, nyog at puno ng duldol na magkadikit tumubo. Kung titignan mo, parang nagyayakapan ang mga ito. At siya nga pala yung duldol na sinasabi, yun po yung cotton tree. Hindi ko lang po alam kung ano ang tawag nito sa Tagalog. Basta yung bunga niya, yun yung ginagawang unan. Iniiwasan nila ang parting yon dahil parang mayroon umanong nakatirang hindi nakikita. Paniwala nila, pinamumugaran ng mga inkanto. Pero bakit nga ba nila nasabi na ganon? Una, nang dumating sila sa lugar, matatanda na ang mga punong yon. Tapos may mga pagkakataon tuwing gabi, lalo na kapag Semana Santa, may naririnig daw talaga silang parang may mga naglalaro sa itaas at ilalim ng mga puno. Pangalawa, minsan isang gabi mismong araw ng Pasko, insakto alas 12, nagising sina Lola dahil parang may lalaki at babae na nagsasalita sa bakanting lote at may narinig din sila na tinig ng hayop na parang isang kabayo. At nga pala, Sir Alex, sa lugar nila Lola noon, ayon sa kanya, kapag araw ng Pasko ay parang wala lang. Andyan pa rin naman yung diwa, nagse-celebrate pa rin pero natutulog ng maaga kasi nga malayo sa kabihasnan yung lugar nila. At yun na nga, Sir Alex, nang usisain ng tatay ni Lola ang ingay na naririnig nila sa bakanting lote, namangha siya sa kanyang nakita. Paano kasi? Nakita niyang lumiliwanag yung itaas ng mga puno. May hahambing umano ito sa ilaw ng gasera pero maliliit lang. Paikot-ikot, palipat-lipat ng pwesto at parang mga alitap-tap lang pero malalaki at kulay yelo. Lahat sila kasama si Lola, nakita ang mga bagay na yon bago naglaho. Sabi ng nanay niya, hindi ordinaryong insekto ang mga yon kundi baka mga inkanto na nag-celebrate din ng Pasko. Pero ang nakakapagtaka nun, wala silang nakita na taong nagsasalita at wala ring kabayo sa ibaba. Simula nun, Sir Alex, umiiwas na talaga sila sa parte ng lugar na yon kung saan may tatlong malalaking punong parang nagyayakapan. Sa nasaksihan ay naniwala na talaga sila na may naninirahan ditong mga inkanto. Fast forward po tayo. Isang araw, may isang pamilya na tumira roon, anak ng may-ari ng lupa. Bale, isang buong pamilya sila, may dalawang anak na puro lalaki. Doon sila malapit sa malaking puno nagtayo ng kanilang bahay kubo. Kung dati ay tahimik doon, simula nung dumating ang pamilya ni Aling Wilma, maingay na.
Paano kasi sir, sabi ni Lola, maldita at bungangera yung babae. Lagi na lang silang nag-aaway ng mister niyang si Mang Tibor. Minsan ay umaga pa, minsan naman hating gabi na. Laging ganon ang eksena, walang pinipiling oras kung baga. Iiyak ang araw kung walang sigawan. Maraming dahilan ng pag-aaway, pero yung pinaka yung kahiligan ng lalaki sa tuba. Ganon pa man, mabait naman si Mang Tibor. Kahit sinasaktan na ni Aling Wilma pisikal, tinitiis niya. Kasama na kung baga sa pagiging mag-asawa nila. Lagi silang nakikita ng lola ko sa tuwing nag-aaway ang mga ito. Isang umaga, nag-aaway ulit ang dalawa. Ang dahilan, pinapaputol ni Aling Wilma yung tatlong malalaking puno sa tabi ng bahay nila. Maingay daw kasi ito tuwing gabi, laging may nahuhulog na mga bunga sa bubong nila. Umayaw si Mang Tibor sapagkat ayon sa kanya, mahirap dahil malalaki na masyado ang mga punong yon at isa pa, baka may nakatirang hindi nakikita. Na baka pag ginawa nila yon, bibigyan pa sila ng sakit. Subalit na galit ang babae at pinili talaga ang kanyang asawa na putulin na ang mga kahoy. Kaya ayon, sinabi na lang ni Mang Tibor na maghahanap muna siya ng mga taong mamumutol. Pagsapit ng alas dos pasado ng hapon, yung lola ko noon lumabas ng bahay at humiga sa duyan. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita ang bahay ng mag-asawa sa baba. At habang nakahiga, nakita ni Lola si Aling Wilma na lumabas ng bahay nila at humiga rin sa duyan nito na nakatali naman malapit sa tatlong malalaking puno. Makaraan ng ilang minuto, dito halos hindi makapaniwala ang lola ko sa kanyang nasaksihan. Paano kasi sir, habang natutulog si Aling Wilma, nakahiga sa kanyang duyan, nakita ni Lola na gumagalaw yung isang buwig na bunga ng nyog na parang may tao talaga sa ibabaw. Wala lang naman kay Lola kasi kung mahuhulog yun hindi naman matatamaan si Aling Wilma. Ngunit ilang sandali pa, walang kung ano-ano, parang may naghagis umano sa isang buwig ng nyog papunta kay Aling Wilma. Doon ay napasigaw si Lola dahil tumama sa mukha ng babae. Sa lakas ng impact, biruin nyo, hindi lang isang piraso. Pagkatama, hinimatay talaga si Aling Wilma. At dahil hindi na gumising, kaagad nilang dinala sa bayan. Ngunit sa kasawiang palad ay binawian siya ng buhay. Labis ang hinagpis ng kanilang pamilya. Masakit man pero tinanggap ang nangyari. Paniwala nila Lola, nagalit daw siguro yung mga engkantong nakatira sa mga punong yon. Kasi nga, gusto itong ipaputol ni Aling Wilma. Ganon din ang paniwala ng naulila niyang asawa. Dahil sa trahedyang yon, naikwento nila Lola kay Mang Tibora yung kababalaghan na nangyari dati sa tatlong magkakadikit na puno. Naniwala naman siya sapagkat maging sila, may nararamdaman din palang kakaiba roon. Kaya simula noon, iniiwasan na nila ang mga punong yon. Pero hindi lang nagtapos doon ang kanilang naging karanasan, Sir Alex. Minsan isang araw, nagpausok ng mga tuyong dahon ang panganay ni Mang Tibor, pero distansya ito mula sa malalaking puno. Sa di inaasahang pangyayari, biglang may nahulog na sanga ng kainito at tumama sa kanyang balikat. Buti na lang at hindi sa ulo dahil malaki ang sanga na yun. Na kung nagkataon, pwedeng nadisgrasya na rin ang anak ni Mang Tibor tulad sa nangyari sa kanyang asawa. Nang dahil doon, nag-aalala na talaga sila na baka hindi lang ang mga punong yon ang pinamumugaran ng mga engkanto. Kaya minabuti na ng tatay na kumuha ng albularyo at pinatignan yung buong lugar. Doon nila nalaman base na rin sa sinabi ng albularyo na mayroon ngang mga engkanto pero hindi sa buong lugar kundi doon lang sa tatlong malalaking puno. Kinausap niya umano ang mga ito
at ang sabi sa kanya, kung hindi makaiwas ay umalis na lang ang pamilya nila Tibordon malapit sa mga puno dahil nadidistorbo umano sila. Sabi naman ng albularyo, sila dapat ang mag-adjust kasi nga hindi naman sila nakikita ng mga taong walang third eye. At kung ayaw nila, sila dapat ang umalis dahil pag-aari nila Tibor ang lupang yon. Nagalit naman ang mga engkanto at ang sabi nila, matagal na umano silang nakatira roon. Hindi makakapayag, hindi basta-basta na iiwan na lang ang mga tirahan nila. Kung may aalis man sa lugar, walang iba kundi ang pamilya nila Mang Tibor. At kung paaalisin daw talaga sila, may mangyayaring hindi maganda. Sa puntong yon, nagtanong umano ang albularyo kay Mang Tibor kung ano ang magiging desisyon niya. Kasi kung gusto nilang paalisin ang mga engkanto ay kaya naman daw niyang gawin. Ngunit dahil nag-aalala rin si Mang Tibor, hindi niya itinuloy. Ang ginawa niya, inilipat na lang ang bahay nila sa kabilang side ng lupa at hayaan na lang daw yung tatlong malalaking puno. Natakot din siya sa mga banta sa kanya ng mga engkanto. So ayun na nga, nung nakalipat na sila, naging maayos po ang pamumuhay nila Sir Alex. Para bang himala, nabigla na lang naging masagana yung mga ani nila sa bukid. Nagkaroon ng maraming pera hanggang sa nakabili ng mga pangangailangan nila. Yung bahay naman, katagalan ay pinaayos ito. Hindi na kubo kundi gawa na sa bato. Paniwala naman nila Lola, baka tinulungan daw ng mga engkanto kasi nga hindi nila ginalaw ang tirahan ng mga ito. Bagkus ay sila ang nag-adjust at sumunod sa gustong mangyari ng mga engkanto. Maaaring bumawi rin daw sa kanila kasi nga nadisgrasya ang asawa ni Mang Tibor. At yun lang po ang kwento ng lola ko sir tungkol sa kababalaghan. Isang nakakatakot pero nakakamangharing karanasan sa tatlong malalaking puno na pinamumugaran ng mga engkanto. Hanggang sa muli, Roxanne ng Davao del Sur. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako po si Gian, nakatira sa isang bundok, sakop ng maitom sa Rangani. Gusto ko rin po sanang ibahagi ang aking naging karanasan sa aswang. Maikling kwento lang po sir, pero tunay po itong nangyari. Sana'y mabigyang pansin at maibahagi rin. Dati po akong nakatira sa Patag, pero dahil sa nakapangasawa ng taga-bundok, doon kami nagpasyang tumira ng asawa ko, bunsod ng nandun din yung hanap buhay namin. Okay lang naman po sa akin dahil gusto ko rin po talaga yung lugar nila. Tahimik, malayo sa ingay at napaka-presko ng hangin. Di tulad sa amin, maingay dahil malapit sa kalsada. Buntis ako nung time na yon sa una naming anak. Nung di pa malaki ang aking tiyan, lagi akong sumasama sa aking asawa sa koprahan. Pero nung medyo malaki na siya, nagpapaiwan na ako sa amin. Hindi naman nakakatakot kasi sa araw lang naman akong nag-iisa roon. Sa gabi, nandyan naman ang aking asawa. At kapitbahay din namin yung binan ko, pero madistansya nga lang ng konti yung sa kanila. At kung aswang-aswang lang ang pag-uusapan sir, marami yan dito. Nasanay na lang kumbaga. Kada gabi, may nagpaparamdam talaga sa amin kasi nga buntis ako noon. Inahayaan na lang sapagkat hindi naman ang aano. At sa totoo lang Sir Alex, hindi pa ako nakakita ng aswang sa personal. Kaya hati rin talaga ang aking paniwala pagdating sa mga bagay na ganyan. Iniisip ko noon na yung mga naririnig naming hunis sa labas ay mga insekto o kaya'y mga hayop lang. Pero lahat ng yon, nagbago dahil ako mismo nakakita na ng aswang sa mismong harapan.
ang pinagkaiba lang, sir. Hindi siya nakakatakot. Ganito po kasi ang nangyari. Isang araw, madaling araw pa lang umalis ang asawa ko papunta sa Kupran dahil nandun na ang truck naghihintay para sa mga kopra. At nung medyo maliwanag na, naghahanda ako para sa uulamin namin ng mister ko sa tanghalian. Nagdidikdik ako noon ng bawang. Maraming bawang kasi gustong gusto yun ng asawa ko. Makaraan ng ilang minuto, may nagtawag sa pangalan ko ng isang beses sa labas ng aming bahay. Gian! Dala ng pagtataka kasi hindi na nasundan. Agad akong pumunta sa harapan, bit-bit pa rin ang isang piraso ng bawang. Nandun pala ang binan kong babae, nakatayo sa labas ng aming pintuan. Hindi naman nakakapagtaka yon kasi dumadalaw talaga minsan ang aking binan. Nangungumusta, nakikipagkwentuhan, nagdadala ng mga pagkain at kung ano-ano pa. Subalit ang aking ipinagtataka nun, Sir Alex, yung reaksyon niya sa pag-abot ko ng kamay niya upang magmano. Umatras ang biyanan ko at sinabing wag na. Nung tanungin ko kung bakit, marumi umano ang kamay niya. Pero nang aking makita, hindi naman. Kaya nang dahil doon ay sumagi sa isip ko na baka galit ang aking biyanan. Nung kinakamusta ko siya at tinanong kung ano ang kailangan, ang sagot niya, hinahanap niya yung mister ko dahil may kailangan siya. Sagot ko naman ay wala dahil maaga pang gumawi sa kuprahan. Nakaramdam ako ng pagkawirdo sa nanay ng aking asawa. Sapagkat habang nagsasalita, yung kanyang mga mata, Sir Alex, panay tingin sa hawak kong bawang at sa aking tiyan. Nagugulumihan talaga ako kasi hindi naman po siya ganun. At nung pinapapasok ko siya sa loob para mag-almusal, tumanggi at bigla na lang nagpaalam dahil may gagawin pa. So ako naman, wala lang din sa akin yon. Bumalik sa kusina at nagluto ng ulam namin. Makaraan ng ilang minuto, bumalik ang binan ko na may daladalang mga gulay. Pumasok siya sa kusina at inabot sa akin. Gian, lutuin mo yan, maganda sa anak mo. Ay, nandyan pala kayo, Nay. Ako, salamat po. Walang anuman. Abay, parang nagulat ka yata. Ay, hindi naman po. At saka, bakit nyo nga pala hinahanap si Bonnie kanina, Nay? Ano bang hinahanap na sinasabi mo? Eh, ngayon lang ako pumunta rito at bakit ko naman siya hahanapin? Alam ko namang abala yun sa kuprahan. Ano po? Eh, di ba hinahanap mo kanina ay nandito ka? Ala. Hindi ako yun, anak. Hindi ako nagpunta rito kanina. Eh sino po kaya yun, Nay? Bakit kamukhang kamukha niyo po? At saka ganyan na ganyan din po yung suot niya. Nako, baka inaaswang ka na dito, anak. Sagot ng aking benana, nahalatang nag-aalala ang hitsura. Ako naman ay kinilabutan na dahil aswang na pala ang aking kausap. Buti na lang, sabi ni Bianana, may bit-bit akong bawang. Kung hindi, malamang sa malamang, maaaring nalapa na ako ng aswang. Nang dahil doon, hindi ako nagpaiwan sa kanya. Inintay muna naming maluto ang pagkain tapos sumama ako sa kanya sa bahay nila. Yung asawa ko naman pagkatanghali, nang malaman niyang wala ako sa amin ay dumiretso siya sa kanila. Alam na kasi ni Bonnie na kapag wala ako roon ay nandun sa bahay ng nanay niya. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Medyo nag-aalala rin siya kasi nga buntis ako sa panganay naming anak. Pero pagkahapon noon, umuwi rin kami sa aming bahay. Hindi rin kasi takot yung aking asawa at sinabi niyang huwag mag-alala. Kinagabihan noon, talagang nabulabog kami, Sir Alex. Halos manganak ako nang wala sa oras dahil sobrang agresibo ng aswang. Alas 11 pasado habang kami natutulog, nagising kami ni Bonnie dahil parang umuuga yung bahay namin. Ilang sandali pa, may nagpalundag-lundag sa itaas.
Humuni ng sobrang nakakatakot. Pagkatapos, hinahalukay ang aming nipa na bubong. Gustong butasin kaya nataranta kami ng asawa ko. Dali-dali niyang kinuha ang itak, pagkatapos ay tinusok-tusok ang nipa. Yung aswang sa ibabaw, palipat-lipat lang ng pwesto. Tapos, doon naman siya gumagawa ng butas. Ilang minuto rin na ganon ang eksena at tuluyan lang itong nawala nung kumuha ang asawa ko ng bawang at asin. Dinurog pagkatapos ay sinaboy sa bubong. Minura niya rin ito ng minura at sinabing pupuntahan sa kanila kinabukasan. Doon pa lang ako nakahinga ng malalim dahil nawala ang aswang. At doon ko lang din nalaman na may kapitbahay pala silang aswang doon pero malayo ang bahay nito mula sa amin. Paniwala kasi ni Bonnie, ang aswang na yun ang gustong bumiktima sa akin. Dahil sa nangyari ay talagang napuyat ako, Sir Alex. Kaya kinabukasan kaagad, umuwi ako sa aking mga magulang. Napagkasunduan namin ng aking asawa na doon na lang muna ako hanggang sa maisilang ang aking anak. Samantala, nagplano ang asawa ko kasama ang mga kaibigan niya. Napupuntahan daw nila yung bahay ng aswang pero aking pinigilan. Sabi ko sa kanya ay hayaan na lang sapagkat maayos naman ako at hindi na paano. At isa pa, walang kasiguraduhan kung yun ba talaga ang aswang na yun. Sagot naman ng asawa ko, tatanungin daw nila. Sa kahuli-hulihang bahagi ng kwentong ito, nung makabalik ako sa bundok, ang sabi nila ay huwag nang matakot dahil wala nang aswang doon. Hindi na nila idinetalye kung ano ang nangyari at kung paano nawala. Basta hindi na raw ito makapanggulo pa at hindi na makikita. Kahit papano sa sinabi ng asawa ko, naging panatag ang aking kalooban. Totoo nga naman kasi, simula noon, kahit may maliit na akong anak, kailanman ay hindi na nagpakita yung aswang. At kailanman, wala nang nagpaparamdam sa amin doon. At yun lang po ang aking kwento. Isang hinding-hindi makakalimutang karanasan kung paano nagwangis biyanan ang aswang. Maraming salamat kung maibahagi man ang kwentong ito. Hanggang sa muli, Gian ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership, no, or members sa channel. Ayan. At siya nga pala, sa mga gustong magpa-member, i-click nyo lang po yung join button dyan sa aking channel, no? Katabi ng share. Ayan. May bayad po yan, mga guys, no? Kung gusto nyong mag-suporta, ayan, mga ganyan. So, kayo na bahala dyan. Binabati ko unang-una si Ging Cordova, no? Nagpa-renew ng kanyang badge. 8 months member na. Kay Elaine Almera na kaka-join lang, no? 2 days ago. Maraming salamat, ma'am. Malaking tulong po. Kay Gian Armilia, kay Len TV na 18 months member na. Kay Mary Ann Raydan, kay Bayot Narakista Vlogs, 21 months member na. Kay Jovi Rinancia na 8 months member na. Kay Jim Similia, 2 months member. Kay Broso Vlogs, 3 months member na. Kay Bitchy and Mix, 3 months. Kay Linda Abalos na 6 months member na. Aida Airer, 13 months member na, no? Kay Jairos Mazangkay, 5 months member. Kay Jovi Taghap, 19 months member na. Kay Jonilyn Bio, 20 months member na. Kay Unique Sino, 15 months. Kay Granny Mayet, 6 months member. Kay Lavi Del Rey, 19 months. Kay Darlene Kabatuan, 23. Kay Angie Kitahara, 9 months, no? Kay Elsie Diacosta, 20 months. Kay Burns A, 21 months member na.
Kay Jenner Sese na 14 months member na, kay Hope Riker 22 months. Last but not the least, kay Madam Miss Puerto ng Coronadal, 24 months member na, no? Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta po sa ating munting channel. Nako po, napakalaking tulong po niyan mga ma'am and mga sirs. Since day one, no, ayan, nandyan pa rin sila, nakaregister sa ating membership. Kaya saludo po tayo sa inyo mga kaibigan. Ang Diyos na po ang bahala sa inyong kabutihan. Ayan. At syempre sa mga commentators natin, last update, isang mabilisang sigaw lang po ito mga igan. Binabati ko unang-una si Dimples Yumi, pangalawa si Anika Mishka, pangatlo si Ma'am Christy Harm ng Germany. Shout out sa lahat ng supporter o sa whole family. Ayan, thank you po Ma'am Christy Harm. Kay Mary Rose Benculado, wow, sa title pa lang sir, na intriga daw siya. Ayan, sige. Kay Jude's Evening Star, kay Kirian Novio, ayan, no skipping ads po sir. Maraming salamat po sa iyo Ma'am Kirian Novio, no? Napakalaking tulong po niyan Ma'am. Kay German Marasigan, magandang hapon sir, at sa mga nakikinig kay Carmela Padilla. Mayong hapon Boss Alex, nakapaminaw na pud ko sa bago ni mong upload story. Pa-shoutout na lang sa Pantukan Davao de Oro. Salamat, God bless. Ayan, sige po, Ma'am Carmela Padilla. Kay Mark Evans Frihiliana Ramirez, ayan, shoutout sa iyo boss. Kay Noraima Madali, hello, no skipping ads. Maraming salamat po Ma'am Noraima. Kay Antonieta, sabi niya, hi sir, pa-shoutout po sa Tatay Roque at Tatay Maningkong. Malulupit, listening from Solid Cement, Tagbak, Antipolo City. More power and God bless sir. Ayan. Kay Kin Tinta, no skipping ads po tayo. Maraming salamat. Kay Mark Creepy, Maki Creepy pala, no? Sana gumawa kayo ng maiikling compilation story. Ayan. Meron kasi akong konti na story kababalaghan. I-share nyo lang po, Sir Maki, no? Isali natin sa compile yan. Oo. Kay Sandra Herrera, kay FS Sohail, ayan, sabi niya, hello, Sir Alex, dagang kayong salamat sa bagong katatakutan at sa pag-shoutout. Pwede pa-shoutout ulit, Sir, itong channel ko, FS Sohail. Ayan, no? Thank you so much again. Ingat lagi and God bless sa whole family. Maraming salamat din po sa iyo, Ma'am FS Sohail. Kay Cherry Kobe, pa-shoutout sir. Ayan, kay James Caisolo ng Cebu, kay Pasita Zuriano. Kay Tez Lazo, ayan, just join sir. Ayan, maraming salamat sa pag-pamember sa channel natin, Ma'am ha. Ayan, no skipping ads din po si Ma'am at saka nag-pamember siya, kaya napakalaking tulong. Kay Lizzie, kay Gina Kalunod, magandang hapon at sa lahat, no skip ads. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Gina Kalunod. Napakalaking tulong po niyan, Ma'am. Kay Roniel Magdaraog, ayan, wash out daw. Sige, wash out sa iyo, Boss Roniel Magdaraog. Wala ta na makapildi sa aton, daraogid kita ya. Ayan, joke lang, Boss. Last but not the least, si Arlene Cools Besa, magandang hapon, Boss Alex. Late na naman ako anyway, ang ganda ng kwento, Boss. Nakakatakot ang karanasan nila. Salamat sa pag-shoutout, more power and no skipping ads. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Arlene Cools Besa. At sa lahat ng mga silent listeners, I welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Syempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.